yung aming garlic last year. 14 na ganito ang aming nakuha. At hindi naman talagang pang personal use lang po tayo. At papakita ko sa inyo kung papakita ko sa inyo kung gaano kalaki itong garlic. Ayan, inano ko na siya. Pakita ko lang sa inyo. Ito. Ganyan siya. Tingnan nyo. Ano, ito pwede nang itanim. Ayan. Ganyan po kalaki itong ating garlic. Ayan. Mas mainam na rin na hindi kung personal use, mainam na rin na kaunti lang ang tanim kasi ano siya, lumilipas yung after 2-3 months, ano na siya, magiging yung para bang mabubulok sa loob. Hindi nyo na siya pwedeng gamitin o kainin. Samantalang kung taon-taon magtatanim kayo, edi okay lang. O kaya, pagka nakikita nyo na pwede na siyang itanim katulad nito, edi ilagay nyo na sa lupa. Ito po. At ito nga, hindi naman siya talagang yung malaking-malaki, pero mas mainam na magamit nyo agad imbis na hahatiin dahil sa laki. Ito, normal lang ang laki niya. At depende sa temperature. Ito last year. Samantalang yung 2020, mas malaki pa dito. Kaya hindi, tingnan nyo, merong malaki, merong maliit. Hindi sila pare-pareho. Ganyan. Ito, tingnan nyo, mas malaki to. Ayan. O sige po. Thank you for watching.
Ano, abo. Abo ng aming heater. Kaya pwede tayong magluto ng lasagna na may gamit ang kahoy. Meron akong video kung gusto nyo makita kung paano ko ginawa ang lasagna na walang oven. E posible. May mga paraan. Ayan. At ayun. Ayan po ang pagtatanim ng garlic.